Good day, class. Our lesson for today is entitled Understanding Morality. This module will discuss the qualities of the Filipino moral identity, strengths and weaknesses of Filipino understanding the elements needed to be changed. Because culture is instrumental to the development of morality, it may seem that people from all over the world who have different cultures have their own morality. Iba't ibang culture, kaya may kanya-kanya tayong moralidad sa buhay. May kanya-kanya tayong standard na sinusunod. Like for example, we have the so-called business culture from the Chinese and Western culture. Okay? Ang business culture ng mga Chinese, sila ay nagtutulungan. Okay? Basta kapwa nila Chinese, they help their fellow Chinese in business. So they have their loyalty, respect, and honor. But in the Western culture naman, a good business culture is about independent performance. So kanya-kanya, no? Hindi dumidepende sa kapwa niya businessman. Okay? So risk-taking and a better environment of discussion and democracy. Let us proceed to the Filipino understanding of morality, strengths, and weaknesses. Filipinos as Asians are also collectivists that we can identify ano, what is good and bad with our relationship sa ating pamilya, sa ating regional affiliations, within the society, at sa mga kaibigan at iba pang taong nakapaligid sa atin. So the family basically ano, determines kung ano yung dapat nating attitude. Okay? And what good Filipino is. Nandun yung self-concept. Dito tayo unang nauhubog yung ating pagkatao at yung ating pag-uugali. So the first one is pakikiramdam or sensitivity. So this is having a feeling, with which could also mean sensitivity and empathy. So ito yung willingness mo to understand the messages or the message na gustong ipabatid ng ibang tao sa iyo, or the bodily or their actions, ano, and spoken expressions. Ito din daw yung observation mo and emotional intelligence for you to have sensitivity towards other people. So let's take a look on the strength. Ano? This can start, maintain, and end with smooth relationships. So it is not easily learned. Hindi ito madaling matutunan, but once it becomes a skill, madali kang makakasundo ng tao kasi hindi ka manhid. Ano? At madali mo silang mauunawaan. And then yung iba kasi manhid, ano? Kaya hindi nila namamalayan, nakakasakit na pala sila. Something like that. Let's take a look on the weakness. Sensitivity may be mistaken. Ano? Pwede tayong magkamali. So, ibig sabihin, hindi lahat ng kutob, hindi lahat ng feeling ay tama. Pwede ka ding magkamali dyan. Pwede kang ma-deceive ng iyong emotions, for example. Akala mo may something kayo, pero wala pala, no? Number two, we have pakikisama. So, pakikisama is to go with or to accompany. Next, to make fellowship with, which could also be translated as smooth interpersonal relationship or relating well, comradeship, and getting along with. So, pagkatapos mong makiramdam, ikaw ngayon ay makikisama. Okay? Then, ito ay may kinalaman sa pakikipagkapwa-tao. Just to avoid conflict, dahil ayaw mong matawag na KJ, halimbawa, o kaya naman ay gusto mong i-maintain yung magandang samahan. Paalala lang, ano? Dapat mong piliin yung pakikisamahan mo. Piliin mo yung may magandang impluensya.
Then the strength of pakikisama is showing your support, na? So being able to be flexible and adaptable to many kinds of people or culture. So ang pakikisama ay pagpapakita na kaya mong sumabay sa kahit kaninong tao at madali kang maka-adapt kahit nasaan ka man. At likas yan sa ating mga Pilipino. Next is to show your loyalty. So, hindi basta-basta nangiiwan ng kasama. Then what's the weakness of pakikisama? So, pakikisama can also be fake. Minsan napipilitan ka lang, ano? Dahil yun yung napagkasunduan ng lahat, then nakikiayon ka na just because of pakikisama. Next, we have pakikipagkapwa-tao. Pakikipagkapwa-tao is sharing oneself as a fellow human person sa ibang tao. So, you make yourself available sa ibang tao. Like, for example, is pagtulong sa kapwa, pakikisa mo sa mga gawain in your community. So, lahat yan is part ng pakikipagkapwa-tao. The next, pakikipagkapwa-tao ay yung pagpapakita na tayo ay may hiya or delikadesa. So, meaning to say, kailangan maging maingat tayo sa pagsasalita at sa ating mga kinikilos. Ano naman yung lakas ng pakikipagkapwa-tao? So, dito makikita natin, tayo bilang mga Pilipino, naniniwala tayo ng pagtulong sa kapwa o sa mga nangangailangan ay pagpapatunay na tayo ay tao. Alam natin at naiintindihan natin yung kanilang sitwasyon dahil tayo mismo pinagdaanan natin yon. Tingnan naman natin yung kahinaan naman ng pakikipagkapwa-tao. Ang matibay na halimbawa nito is yung For Peace, which is, alam natin lahat ito, it aims to provide financial support sa mga indigent people. Ang daming nagko-complain dahil yung iba, pinangsusugal lang o pinangiinom, ngunit madami na din ang natanggal, sa totoo lang, dahil sila ay naaktuhan o nahuli. Then the fourth one class is hiya. So, when people say, mahiya ka naman. So, it means you should also feel shame. Diba? It could also be translated as feeling of loneliness, meekness, inhibition, modesty, and fear of losing face or damaging reputation. So, ibig sabihin, ang hiya is kababaang loob, humbleness, mapagpakumbabang tao, or walang pangit na image sa ibang tao. So, ano naman yung maganda sa hiya? Ito ay pinananatili nito yung magandang image mo. Then next, you are afraid to do bad things. No? Takot kang gumawa ng masama na pwedeng ikawasak ng reputation mo at ng iyong pamilya. So, kapag ang tao ay nakakagawa ng masama, di ba sinasabi natin wala tayong mukhang maipapakita sa tao? Dahil ang sinisimbolo ng ating mukha, class, ay ang ating dignidad at pagkatao. Ano naman yung pangit na naidudulot ng hiya, class? So, too much of hiya can be having little confidence. No? Yung hiya natin minsan wala sa ayos. No? May mga opportunity sa atin, but hindi natin sinusunggaban, no? Dahil sa ating hiya. Binibigyan ka na, for example, ayaw mo pang tanggapin. So, may mga pagkakataon na tayo ay nasa tama, ngunit hindi natin pinaglalaban kasi nahihiya tayo. Pwedeng isa sa mga dahilan ay dahil sa utang na loob. The fifth one is kagandahang loob. Loob is inside, okay? Which is translated also as will or sa Tagalog, kagustuhan. So, ang kagandahang loob can be translated as beauty of will, kalinisan ng puso at isipan, goodness, kindness, magnanimity, and generosity. So, ibig sabihin ito ay naipapakita mo sa pamamagitan ng pagtanaw ng utang na loob at lakas ng loob.
Ang lakas naman ng kagandahang loob, ang best example nito is yung mga nanay natin na gagawin ng lahat, maprotektahan lang at mailayo sa kapahamakan yung kanyang mga anak. Next, ang kagandahang loob ay this can be abuse. Ano? Madalas ito ay naabuso. People who intentionally killed innocent lives, ano, ay hindi nila deserve yung kagandahang loob. But, for example, yung taong intentionally pumatay ng tao, sila ay pinatawad man ng pamilya ng biktima, ngunit kailangan nilang pagdusahan yung kanilang kasalanan sa batas. Next, we have utang na loob. So, madalas ito sa ating mga Pilipino. Ano? The meaning then of utang na loob is debt of will. Okay? Minsan nababaon tayo sa utang na loob. Being indebted or pagtanaw ng utang na loob is the skill of willful response to others' kagandahan ng loob. So, ang pagtanaw ng utang na loob sa tao ay pagbabayad mo o sukli sa mga ginawa niyang kabutihan sa iyo. Ano ba ang maganda klas sa utang na loob? Ito ay pinagtitibay nito yung ating samahan at pagtitiwala sa ating kapwa. Ito din ang naglalayo sa atin na gumawa ng masama sa ating kapwa bagkus kabutihan yung ating maisusukli dahil sa ating utang na loob sa kanila. Ano naman ang hindi maganda sa utang na loob? Ang utang na loob class ay pwedeng gamitin to manipulate people at pang-blackmail sa tao. Dahil sa utang na loob mo, pwede kanilang ipit-ipitin. Ano? So ngayon, tuwing elections din, ano? Nagbibigay ang mga kandidato. Nakikita natin yan upang magkautang na loob sa kanilang mga tao at sila ay iboto. So may kapalit yung kanilang mga ibinibigay. Next is lakas ng loob o bahala na. So lakas ng loob, ito daw ay yung strength of the inside. And bahala na is let it be. No? Actually, this is one of the negative Filipino attitude, yung bahala na. Bahala na is claimed to have originated. Ito ay galing sa bathala na, which means let God, no, take his course so that it considered as the skill of having the courage to face uncertainty. Lalo na sa panahon natin ngayon, ha? Panahon ng pandemic. Ano? Minsan nasasabi natin bahala na. The lakas ng loob or bahala na is Filipinos' essential skill to do pagka maasikaso sa bisita. So ano naman ang kagandahan sa attitude na ito? Ito daw ay nagbibigay sa atin ng positibong pananaw sa gitna ng pagsubok. Just to survive, ano, nagiging optimistic tayo. And then it develops our faith in God dahil ipinagkakatiwala natin lahat sa Kanya. But it doesn't mean na wala ka nang gagawin. Ano naman ang hindi maganda sa attitude na ito? Ito daw ay fatalism or resignation. So, sa madaling sabi, ito ay kawalan ng plano, pagiging padalos-dalos at walang goal. Sabi nga ng kanta, come what may. Then, ay siya daw ay hindi takot, ano, malakas ang loob. Ngunit hindi ganun ka-solid yung foundation ng faith niya. Next, number 8 is pagka maasikaso. So, asikaso is the attention, ano, na binibigay natin sa ibang tao. Pinapakita natin na sila ay special, kailangan asikasuhin, kailangan full attention ka. So, ito yung pagiging hospitable nating mga Pilipino. At kitang-kita yan, hindi lang ng mga kapwa natin, kundi lalong-lalo na yung mga dayuhan. Ito yung mainit na pagtanggap natin, mapadayuhan o kapwa Pilipino natin. At paggalang na din sa mga nakatatanda at pagmamahal sa pamilya. So sa atin bilang mga Pilipino, hindi na nawawala sa attitude natin yung pagiging hospitable, pagkamasikaso.
So nakikita natin yan sa mga OFWs natin, kahit nga ibang lahi pa yan, hindi nawawala yung pagiging pagkamaasikaso. Kung paano natin asikasuhin yung ating pamilya, ganun din sa pamilya ng iba. At pinatunayan naman ito ng mga OFWs natin. Kanya nga lang, class, the sad reality is it only makes Filipinos prone to being abused, no, or maltreated. So, nakikita natin, nababalitaan natin mga Pilipino sa ibang bansa laging naabuso. Dahil dito, no, lalo na mga OFWs natin. Next understanding of morality is paggalang sa nakatatanda. Ano? So, likas sa ating mga Pinoy ang paggalang sa mga nakatatanda. Ano? Like, yung pagmamano, using po and opo, ate, kuya, nanay, tatay, lolo, lola, tita and tito. Kahit hindi nga natin kilala, tinatawag nating uncle, auntie. No? In communicating with them. Or yung iba, pagka may mga nakatayo na matatanda sa bus or walang maupuan sa jeep, halimbawa, mga kabataan ay nagsasacrifice for them. Diba? Ganon tayo mga Pilipino. May paggalang tayo sa mga nakatatanda sa atin. Ano naman yung kagandahan ng paggalang sa nakatatanda? Ito ay nagagawa nating alagaan yung mga magulang natin, pati yung mga lolo at lola natin. Hindi natin sila basta-basta ipinapaalaga na lang sa iba, unlike sa ibang bansa. May mga home for the aged sila. So it has sustained Filipino families and institutions. So ang government hindi na kailangang maglaan ng malaking pondo for the home of the aged, ano? Dahil maalaga tayo sa mga matatanda. At ano naman yung weakness nito? Ano? So ngayon, in our situation, ano, nakikita natin, ngayon pinipili na lamang, ano? Lalo na kung matanda ay may kaya, ano? Nakadamit na maayos. Ano? Then, this is precisely naman, dahil yung ibang matatanda din kasi ay hindi din sila natututong gumalang. Ano? Kaya minsan sila din ay nababastos. Next is pagmamahal sa pamilya. The love for the family. So ang pamilya, class, laging pinipili yan. Ano? Mawala man ang lahat, ang pamilya dapat laging inuuna at pinipili. Likas yan sa ating mga Pilipino. So ang pagmamahal sa pamilya ay pagiging makabayan at paglilingkod na din sa bansa. Dahil kahit nga sa ating Constitution, sa Article 2, Section 12, ito ay pinaka basic foundation ng Pilipinas. Itong pamilya. Ngunit, class, ang pagmamahal sa pamilya, kailangang balanse din yan. Kasi minsan naabuso din eh. No? Tingnan natin yung mga OFW natin. No? Some of the members of the family ay nagiging dependent na lang sa kanila. No? Hindi na naghahanap buhay. Yung ibang kamag-anak, minsan abuso din. Lalo na kapag yung kanilang kapamilya ay nasa ibang bansa. May mga ayaw ng magbanat ng buto o maghanap buhay dahil umaasa na lang sa padala o sa pamilya niyang nasa ibang bansa. Then yung pamilya naman na nasa ibang bansa, sige, padala lang ng padala dahil mahal nga nila yung kamag-anak nila na nasa Pilipinas. Without knowing na sa iba pala nawawaldas yung kanilang pinapadala. So kailangan balanse. Class, that ends our discussion for this lesson. Thank you and God bless.